Welcome back. Makakasama po natin ngayon ang gumanap na Felix Manalo. Walang iba po kundi si Dennis Trillo. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po rin sa inyo at sa lahat po ng mga nanonood. Magandang hapon po. Maraming salamat sa iyo kahit na medyo na late eh nandito ka pa rin, ano? Oo nga po eh. At dahil kanina pa nanggaling pa po kami sa pagdadub ng pelikula. Mm-hmm. Meron po mga ibang eksena na kailangan namin i-edit yung sound dahil habang kinukunan namin may ingay po yung background kaya ginamot po namin. So parang kinikinis pa ninyo. Yes. Pinapaganda lang po. Pinapaganda ng gusto. Okay, so talking about the film. Bakit mo tinanggap yung role na Felix Manalo? Well, una po talagang naramdaman ko na importante talaga po ito para sa career ko. Mm-hmm. And dahil alam ko na napaka-importanting tao po ni kapatid na Felix Manalo, mm-hmm. Siya po yung tao sa likod ng tagumpay ng iglesia. Mm-hmm. And noona po, hindi ko kaagad na-absorb yung magnitude nitong buong proyekto na to dahil konti... So nung una parang sige lang, ganun. Opo, pero dahil meron din po akong pagtataka kung bakit ako yung pinili nila dahil hindi rin talaga ako makapaniwala. Pero naramdaman ko na isang malaking project na ito. Pero unti-unti siya sa akin nag-sink in. Lalo na po nung nagsimula na kami mag-shooting. Mm-hmm. And nakita ko yung at narinig yung mga plano nila para dito sa pelikulang to. Mm-hmm. Ngayon, habang while filming, anong nararamdaman mo habang ginagawa mo itong film na ito? Bilang kapatid na Felix Manalo. Noong mga unang araw po ng shooting, medyo kinakabahan mo ako. Mm-hmm. Dahil nung nalaman ko po kasi na ako yung gaganap, doon pa lang po nagsimula yung research ko. Unti-unti ko nakilala si Felix. Nalaman ko kung ano yung mga ibang detalye sa buhay niya, kung ano yung itsura niya, pananalita niya. Mm-hmm. Medyo kinabahan po ako dahil alam kong marami pa akong kailangan matutunan tungkol sa kanya para magawa ko yung pelikula ko. Pero sa tulong po ng mga kapatid na nandun rin po sa shooting, mm-hmm. Sa tulong po nila Doc Serge, mm-hmm. at nila Kajun, nag-guide na po nila ako mabuti at nabantayan yung mga eksena para maging maayos naman po yung pagganap ko. Mm-hmm. Ano yung mga challenges na parang naharap mo? Ano yung parang saan ka nahirap? May mga parts na nahirapan ka o naging challenge sa iyo? Marami rin po. Unang-una yung pagdetexto. Mm-hmm. Yun po dahil mm-hmm. syempre po, galing mo nga eh. Hindi po ako sanay na bihira po ako makapagbasa ng Biblia. Mm-hmm. Lalo na po yung magteksto dahil syempre mahirap dahil si kapatid na Felix, siya po yung kumbaga siya yung pinagbasihan ng mga ministro ngayon. Siya yung kumbaga siya yung nagpasimula ng lahat eh. Kaya kailangan maayos yung pagganap ko. Kahit na matinding pressure nararamdaman ko, mm-hmm. tapos yung director pa namin talagang napaka-stricto. Mm-hmm. Mahirap po para sa akin yung mag-memorize ng sobrang habang linya. Kaya kailangan, hindi mo lang siya basta memoryahin eh. Kailangan intindihin mo siya, kailangan malaman mo kung ano talaga yung nilalaman nung script na yun, nung buong mahabang linya niyan. Kailangan maintindihan mo rin po talaga. So parang nag-aaral din po ako, kaya yun. Ayun. So, parang nag-aral ka din, pati mga verses. Opo. Tsaka, kung paano magbuklat ng Biblia. Kasi meron pong pamamaraan si kapatid na Felix kung paano siya humawa, kung paano siya magbuklat ng Biblia, kung paano siya sumulat, magsalita, kung paano niya bigkasin yung mga salita sa Biblia. Kasi, luma rin po yung luma po yung mga pananalitang ginagamit namin sa pelikula. Kaya, medyo mahirap po na maintindihan sa umpisa, kailangan mong ulit-ulitin para masanay po yung... Marami ka bang takes while filming? Maraming takes din ng ano mo? O depende lang sa eksena? Depende po sa eksena, pero ako po kasi nakatrabaho ko na rin po si Direk Joel Lamangan. Ilang beses naman nakagawa na po kami ng mga ibang pelikula bago po ito. Mm-hmm. Kaya alam ko na po yung work ethics niya, kung ano yung gusto niya makita sa artista at kung ano yung gusto niyang maging attitude ng artista pag nandun na sa set. Kailangan memoryado na yung mga linya,
Kaya yun, dumadating naman po akong prepared sa set, kaya bihira naman pong maraming mga takes. So maraming pressures, no? Una, director, pag-memorize ng linya, yung mga actuations ni kapatid na Felix Manalo. Doon sa mga characters na nakita mo, na nakasama mo sa ano, kunyari sa mga anak, anong masasabi mo doon sa mga characters na nakasama mo? Or anong insight ang nakuha mo? Well, nakita ko po na si kapatid na Felix Manalo bilang isang napaka-influential na tao. Kung makikita mo siya, napaka-strong ng personality niya. Mm. Pero pagdating sa pamilya, ano lang siya, parang ordinaryong tatay na mapagmahal, na pinapahalagahan yung pamilya. Kasi siguro po, yung mga ibang tao na naisip si Felix kapag ka narinig yung pangalan niya, siguro parang pa-superhuman yung dating, dahil alam yun, siya yung makapangyarihang tao sa likod nitong buong iglesia. Kaya ganun yung tingin ng tao sa kanya. Pero behind that man is a family man talaga, na mapagmahal, mapag-alaga sa pamilya, mabuting ama at saka asawa. Mm-hmm. Ito, may tatanong ako sa'yo. Ano ang favorite line mo sa film? Favorite line? Mm-hmm. Ano ba? Teka, alalahanin ko, ha. Siguro yung ano, teka lang. Or favorite scene? Favorite scene siguro, hindi maisip yung favorite line. Pero favorite scene siguro, yung unang beses siguro na nag-texto ako, yung pinakaunang beses na nag-texto siya bilang, ano na, bilang, nung sinisimulan niya na po yung iglesia. Mm-hmm. Dahil, nung panahon po niyan, talagang sobrang kabado ko, and sobrang pressured. Nandun po lahat ng mga ministro sa likod, nakabantay kung magkakamali ako. Kaya yun po siguro isa sa mga eksenang hindi ko makakalimutan. Kasi ano eh, naalala ko nung bago namin kunan yung eksena na yun, talagang yung script ko hindi ko inaalis sa tabi ko. Talagang nandyan lang siya, buong araw siyang binabasa at minememorize. So hindi kayo pwede mag-adib? Talagang verbatim? Hindi po, talaga. Opo eh. Talagang verbatim, dahil yung script mo mismo, doctrinal siya, kaya hindi ka pwedeng, pag nawala yung isang salita or yung isang word, parang mag-iiba yung kahulugan kaagad, kaya kailangan. Ah, so well-guided talaga yung buong film. So lahat ng characters ganun din, well-guided talaga sila. Opo. Sa bawat ano nila. Yes, opo. Lahat po talagang bago magsimula ng isang eksena, pinapaliwanag po ng maigi ng mga ministro doon at ni Doc Serge para po maramdaman at maunawaan ng mga taong involved doon sa eksena kung ano yung kailangan makita at kailangan maramdaman ng mga manonood. After filming, marami ka nang naging award-winning films. Paano mo maikukumpara naman ito sa mga ibang films na nagawa mo? Siguro po, ito po kasi yung kauna-unang biopic na ginawa ko. First time ko po mag-portray ng isang tao, isang napaka-influensyang tao. Mahirap po na gumanap ng isang character na katulad ni Felix, dahil hindi ka pwedeng kailangan sundin mo talaga kung ano yung totoong nangyari at totoong ginagawa ni Felix nung nabubuhay siya, para mas makilala siya ng maayos ng mga makakapanood. Kaya mahirap po na magdagdag ka ng yung sarili mong mannerism bilang Dennis, dahil hindi yung ganun yung ginagawa ni Felix. So, marami pong iniisip. Maraming iniisip. Hindi lang yung linya, hindi lang yung pananalita at tsura.
Mm-hmm. Kumbaga yung essence nung sinasabi niya. Mm-hmm. So marami ka natutunan sa pagkatao ni Kapatid Felix? Marami po, madami po. Tulad ng? Na unang-una po sa iglesia na lahat po talaga ng lahat po ng pinangaral ni Kapatid na Felix Manalo eh base lahat sa banal na kasulatan na walang walang dinadagdag o walang binabawas, and lahat ng mga pangaral niya eh nanggaling lahat doon, hindi sa sarili niyang opinion, kundi doon lang mismo kung ano yung nakasulat doon. Para sa viewers naman, anong gusto mong makuha nila sa pagpapanood ng pelikulang ito? Siguro po, importante yung mapanood nila yung pelikula dahil bukod sa mas makikilala na si Kapatid na Felix Manalo dito sa pelikulang to, ito po ay kwento ng pag-asa at yung paninindigan. Mm-hmm. Dahil si Kapatid na Felix, eh, meron siyang paninindigan na kahit siya lang mag-isa, yung naniniwala nung umpisa, pero dahil pinaniwalaan niya ng husto at pinanindigan niya, eh lumaganap at kumalat at naging ganito na po yung iglesia ngayon. Maraming salamat sa iyo, Dennis. Baka gusto mo silang imbitahin. Ayun po, sana po ay panoorin po ninyo ang pelikulang Felix Manalo. Ipapalabas na po siya sa October 7 at meron pong premiere night sa Philippine Arena sa October 4 naman po yan. Sana po magkita-kita po tayo doon. Alright. Maraming salamat sa iyo. Thank you salamat so much. Po. Thank you. Thank you. We'll be back.